Hello mga ka-tinders, Mami Teens 19 ang iyong Mami Tindera ng Bayan. So for today's video, ang isi-share ko sa inyo ay tungkol ito sa mga bagay na pagsari-sari store owner ka ha, sa mga bagay na ginagawa mo dati pero hindi mo na siya nagagawa ngayon, o di ba? Interesado? Daming nakarelate mga ka-tinders, no? So number one sa akin, ito talaga yung aking hobby, no, during free time ko ay hindi na ako nakakatulog. 'Di ba paghapon, inaantot talaga tayo. Like kahapon, no? Super antok ko talaga, kaya sinabihan ko yung anak ko na 30 minutes muna ako mag-nap time nga lang para parang makarest lang yung aking mga mata. Kaso lang, hindi pa abot ng 30 minutes, ginising ako kasi may bibili daw. Hindi nakaintindi yung customer ko na yung close sign, 'di ba? Sino nakarelate? Kahit may nakalagay na close sign, ayan, lowbat si Mommy Teens. May nakalagay na close sign ay kakatok at kakatok pa rin sa iyo. Yun pa yung time na parang kakatulog mo lang, no, kakapikit mo lang ng mata, may bibili, 'di ba? Kasi kahapon, naisipan ko kasing mag-nap time kasi medyo nung mga around 1 to 2 PM, medyo wala pang bumibili. So sabi ko, pagbigyan ko muna tong mata ko kasi nga inaantok si Mommy Teens. Kaya yun, marami namang binili, no, yung bata, kaya okay lang. So kaya naisipan ko na i-vlog ito ngayon kasi 'di ba marami talagang mga bagay na nagagawa natin noon at ngayon hindi na natin nagagawa o nagagawa man. Pero may kailangan i-sacrifice, no? Kailangan natin mag-close, kailangan natin magpunta sa downtown, yung mga ganun. Pangalawa, sa akin mga ka-tinders, yun ba? Wala na talaga tayong CR time, no? Yung parang ihing-ihi ka na, saka pa may bibili, mamadali at mamadali ka talaga kahit may nakalagay talaga na close sign. So yung ginagawa ko, pag andyan yung anak ko, yung anak ko muna, yung tatao dun sa tindahan, na sabihan na sandali lang. Kasi pag hindi mo sinabihan na wait lang, kakatok at kakatok talaga at napakaingay dun sa tindahan. Number 3 para sa akin, alam nyo ba si Mommy Teens, di ko pa to na-share sa inyo. Meron kasi akong nag-iisang bisyo. So hindi yung bisyo na umiinom, naninigarilyo ha. Meron kasi ako yung parang tinatawag ko na me time, no, relax time ni Mommy Teens. Yung aking manicure pedicure. Alam mo to lately, sumasakit kasi may ingrown kasi ako. Sumasakit na talaga tong mga paa ko, no. Lalong-lalo na pag maapakan. Nako, parang may kuko na parang ewan ko na hindi ko maintindihan. So yun yung hindi ko na nagagawa ngayon, no. Kung magagawa ko man, pero kailangan ko talagang mag-close. Parang pamili ka. Gusto mo mag-parlor or magtinda? Parang ganun ba? Nakaka-relate ba kayo yung ganun? So, pag hindi na talaga kaya, no, hinihintay ko yung kulay ng kuko ko. Pag nawala na talaga lahat, yun na talaga yung sign na kailangan ko na talaga magpa-pedicure. Kasi, di ba, let's face it, pag tuwing lumalabas tayo, hindi talaga naiiwasan. Minsan, nakachinelas tayo. Minsan naman, sandals tayo. So, nakikita yung kuko natin sa paa, 'di ba? May mga tao talaga tinitingnan talaga tayo, no. Para sa akin mga ka-tinder, sa kailangan naman natin magpa-manicure pedicure. O yung parang ito na lang talaga yung sweldo sa atin ba, 'di ba? Sa yung sa hirap natin sa tindahan, napaka-busy natin sa tindahan, itong buhok ko. Ayan, bumababa na yung ano, tinamo yung kulay, tsaka kulot-kulot na. Ayan, papareban kasi si Mommy din. So, may budget. Papareban kasi si Mommy Teens, no. So, ayan, pag kulot na, ito na yung sign na kailangan ko na talagang magpa-parlor. Pero dati-rate, yung hindi pa ako nagtitinda, no. As in, monthly, Reban, meron talagang hot oil, ano pa yung mga spa na yan. Weekly, manicure, pedicure. So, ngayon, lately, na simula na nagtitinda ako, no. 2 years na. 2 years na kasi ako, itong tindahan ko. Magti-3 years na akong ganito. Parang magpalinis kung kailangan. Magpapa-reban pag napakakulot na at napakakalat na ng buhok ko. Diba? Relate kayo mga ka-tinders. So halos naman siguro lahat, no, na mga sari-sari store owner na ganito. So yung iba nga, nababasa ko sa mga sari-sari store group,
2 years na yung tindahan ko. Pero 2 years na ako, hindi naliligo. 2 years, yung parang naliligo ngayon, bukas hindi. The next day, half bath lang. Yung parang ganun. Unlike yung, hindi talaga tayo busy, di ba? Everyday talaga naliligo. Ngayon, parang mamaya na lang. Morning, lumalabas, umaharap tayo sa customer, wala tayo ligo. So, yun naman iniiwasan ni Mami Teens, no, di ba? Kung napanood niyo yung aking mga previous vlog, see to it talaga na nakakaligo ako kasi parang may kulang, no. Kung tsaka pang pag-good mood din 'yan, di ba? Na nakakaligo tayo. Kaya lang yung manicure pedicure lang talaga at saka etong pag-reban ng hair, pag-maintain ng hair yung lately, hindi ko na siya nagagawa. Kumbaga, hindi na talaga updated. Number 4 para sa akin, like for example, meron talaga tayong kailangan puntahan, mga birthdays, mga special events, like yung sa atin, sa mga anak natin, no? Hindi talaga yung, nakakapunta talaga tayo yung every may event, di ba? Unlike before, na hindi pa tayo nagtitindahan, no? Halos every event ng ating mga anak or yung mga tao na importante sa atin, nandun talaga tayo, always present tayo. So ngayon, kailangan natin schedule, kailangan natin parang, ay, sa rest day ko na lang, di yung katulad noon, di ba? So, nakaka-relate kayo, di ba? Yung ganun. So, yung sa akin naman, mga ka-tinders, no, para, minsan parang, na sinasabi ko kasi may tindahan, what if kaya walang tindahan, para marami akong time. So, ito lang ginagawa ko, kasi, di ba, bread and butter ko yung tindahan ko. So, iniisip ko, like, yung kahapon, di ba nga, inaantok si Mami Teen. So, parang, pagising ko na parang less than 30 minutes, nag-bad mood ako. Parang, ay, yung sakit ng ulo ko, hindi pa ako nakatulog ng maayos. So, ito yung iniisip ko lang, mga ka-tinders, ha. Sige lang, magtitinda ako ngayon. So, kasi mamaya, parang bigyan ko ng reward yung aking sarili, kakain ako ng masarap. So, ganun. Yung mga ganun ako na thinking eh, para ganahan ako ba? Ganahan ako magtinda? Ma-inspired ako, di ba? Lalong-lalo na paghapon na, maraming bumibili sa'yo. Sabi ko, sige lang, at the end of the day, kakain talaga ako ng barbecue chicken. Yung mga ganun, mga simpleng ganun. Ganun yung iniisip ko eh. Kasi pag hindi ka kasi nagtithink positive, kumbaga sa Bisaya pa, magluya ka ba? Kapuya, mag-abri, oy, kapuy ka ayaw magtinda. Di ba? May mga ganun tayo minsan. Na kahit na hobby natin, na kahit gustong-gusto natin yung ginagawa natin, may mga times talaga na napapagod tayo. So, kailangan natin i-cheer up yung ating sarili para keep going pa rin tayo, 'di ba, mga ka-tinders? Kasi 'di ba nagtitinda tayo, meron kasi tayong mga goals. Marami tayong mga bayarin, 'di ba? Marami tayong mga kailangan bilhin. Like sa akin, no? Ako yung nagbabayad ng tuition ng isa ko na doon kay Kim, yung sa anak ko nga. So ito pa yung isa na iniisip ko, mga ka-tinders, yung parang kinakausap ko yung sarili ko. Sige nga, dami kang ang time, oh. Paano ka man makaalis kung wala kang pamasahe? Yung mga ganun iniisip ko. Paano mo makakain yung mga paborito mo pagkain kung wala kang pambili? O, diba? So ganun yung thinking ni Mami Teens, no, na kailangan ko talagang magtinda, no, para nagagawa ko pa rin yung gusto ko. So balance lang yon, mga ka-tinders, no, yung ina-enjoy ko lang yung ginagawa ko para hindi ako nagsasawa, hindi ako nagbo-board. Ayan, pag napapagod ako, kaya nga may rest day ako kasi binibigyan ko ng rest yung aking sarili na minsan, nagmamalling ako, ganyan yung mga ganon. Kaya may Sunday hanggang 3 p.m. lang ako, tapos may rest day ako. Depende kung ano yung mga nakaplano kung gawin para pag kinabukasan, diba, nare-recharge tayo. So, ito lang naman yung sharing ni Mami Teens, no. Sana ay maraming nakarelate sa inyo. At sana, pag napapagod tayo, huwag naman tayong susuko, no? Keep going pa rin, mga ka-tinders. So, good vibes ngayong good morning, mga ka-tinders. Mami Teens 19. Thank you for watching. Ano ba ngayon? Happy Wednesday! Bye, mga ka-tinders!